Langin. Maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito upang makapag-aral ng inyong banal na salita. Dahil sa inyong dakilang sakripisyo sa cross, kami po ay naligtas mula sa walang hanggang pagtutusa. Sa pangitan ng inyong pagtsatsaga ang sakripisyo sa cross, lahat ng aming kasalanan ay pinatawad na sa pangitan ng inyong banal na dugo. And dahil sa inyong patuloy na pagkabay sa amin, kami po ay manatili sa inyong maluwalhating iglesia. Nakikita po namin yung mga katuparan ng mga propesya na nasa panahon natin ngayon. Kaya nalalaman din po namin na inyong ikalawang pagbabalik ay malalapit na. Kaya po, pakikabayan niyo po kami sa pangitan ng inyong dakilang salita, inyong salita at inyong Espiritu Santo upang tuparin ang inyong kalooban sa aming buhay, upang magampanan ang inyong mission sa aming buhay para sa inyong kaluwalhatian. Ngayon araw din po, ito pa ipasimula ng ating pagtitipon sa araw ng Panginoon hanggang sa katapusan. Nagtitiwala kami sa inyong pagkabay sa amin sa oras na ito. Itinalangin namin ito sa pangalan ni Jesu Cristo na nagmamahal sa amin. Amen. Okay, buksan po natin ang Biblia, Ruth, chapter 1, Ruth, po Ruth. Ruth, sa lumang tipan po, sa Ruth. Pagkatapos ng judges, hukom. Ruth po, chapter 1. Chapter 1, verse 1 po. Verse 1 hanggang 6 po tayo. At nangyari ng mga araw na mga hukom, okay, ang namumuno, nakaroon ng takutom sa lupain, isang lalaking taga Bethlehem sa Juda ang umalis upang manirahan sa lupain ng Moab. Siya ang kanyang asawa at kanyang dalawang anak na lalaki. Ang pangalan ng lalaki ay Elimelech. Kanyang asawa po ay si Naomi. Ang pangalan ng kanyang dalawang anak ay Malon tsaka Chilion. Sila ay mga Ephrateo mula sa Bethlehem sa Juda. Sila ay pumunta sa lupain ng Moab, manatili roon. Ngunit si Elimelech na sa awa ni Naomi ay namatay. Si Naomi ay naiwang kasama ang kanyang dalawang anak. Sila ay nag-asawa ng mga babae mula sa Moab. Ang pangalan ay ng isa ay Orpha, ang ikalawa ay Ruth. Sila ay nanirahan doon ng may 10 taon. Verse 5, kapang namatay sina Malon, Chilion, ang kaya ang babae ay naiwan ng kanyang dalawang anak, ang kanyang asawa. Verse 6, nang makaroon, makagayon, siya at ang kanyang dalawang manugang ay nagsimulang bumalik mula sa lupay ng Moab, sapagkat ang kanyang nabalitaan sa lupay ng Moab kung paano dinalaw ng Panginoon ang kanyang bayan ang binigyan sila ng pagkain. Ruth. Si Ruth naman po, babae po ba o lalaki? Babae po ba lalaki? Babae po. Sa ating panahon, parang babae din lalaki, lalaki din babae daw. Kaya medyo nalilito tayo. Si Ruth ay babae po, babae. Sa Bible, yung spiritual na kalagayan ng babae ay
sa ilalim ng ano po, sakop ng lalaki, pero yung position ay kalagayan ay ganito po, pero spiritually lahat po tayo ay anak ng Diyos. Bira po yung nagiging pangalan ng librong Bible ang babae. Si Ruth tsaka ano pa po? Meron pong babae po. Si Ruth tsaka? Si Esther. Esther. Tama po. Si Ruth po, siya po ang asawa ni Boaz. Naging asawa ni Boaz. Pero hindi siya Israelita. Siya po ay isang Moabita. Moabita. Pero mga hentil, kaya nilang mag-convert sa Israelita. Kahit ngayon din po, kung gusto nila, pwede kaya nilang mag-convert sa Israelita, yung mga hentil po. Pero kung lalaki sila, meron pong dapat nilang gawin. Ano po yun? Circumcision. Circumcision po, yung pang dapat ginawa nila para naging sakop ng sambayan ng Israelita. Babae naman, wala pong ibang ano po. Parang gusto nilang mag-convert, kaya nilang mag-convert. So si Ruth, siya po ay Moabita, naging asawa ni Boaz. Boaz naman po ay Israelita. Nasaan yung hometown ni Boaz? Bethlehem po, Bethlehem. Bethlehem. So Boaz naman po ay naging great-grandfather of David. David, ito pang genealogy of Jesus. Okay, tingnan po natin ang screen. Si Jesu Cristo, ayon sa pangako ng Diyos, ating Cristo ay isinugo ng Diyos sa saninay ni King David. Ayon pang pangako ng Diyos. Kaya doon po sa Lucas, Mateo, meron pong genealogy of Jesus Christ, kasi ito pang katuparan ng propesya ng Diyos, naging masaya sa saninay ni David, si Jesu Cristo po. The line of Joseph, Joseph, Nathan, tapos tuloy-tuloy. Line of Mary, Mary din po, o saninay ni King David. Sila pang naging mag-asawa para naging sinapupunan ng ating Kristo. Pero si King David ay anak ni Jesse. Jesse naman anak ni Obed. Obed naman anak ni Boaz. So grandfather ng isa pa. Anong tawag? Great-grandfather? Great-grandfather, no? Si Boaz. So King David, siya pa ay naging hari po BC mga 1,000 85 daw, mga 1,000 plus ganon. Kaya po kung sunod-sunod pa tayo sa bumalik sa panahon ni Boaz, yung pang panahon ng mga hukom. Kaya sa harapan ng Ruth, akla ni Ruth, meron pong hukom, judges, tama po. Yung huling chapter ng judges, yung hukom ay chapter 21, tama po ba? Tama po. Sa harapan ng Ruth, buksan natin ang Bible. Harapan ng Ruth, meron pong hukom. Tama po. Yung huling verse, huling chapter, hukom chapter 21, yung huling verse, verse 25, basahin po natin ng sabay-sabay. Nang mga araw na yon, walang hari sa Israel. Ginawa ng bawat tao kung ano ang matuwid sa kanyang sariling paningin. Walang hari sa Israel. Wala po ba hari sa Israel? Wala po ba hari sa Israel? May hari ba kayo sa inyong buhay? May hari po ba sa Pilipinas? Meron pong hari? Ay, wala po. Walang hari. Walang hari po sa Pilipinas. Takadiluan, wala pong hari. Wala po. Akala ko meron. Wala po.
Sino pang hari ng bansang Pilipinas? Diyos. Siya pang hari. Walang nakikitang hari sa Israel, pero meron silang hari. Pero hindi nakikita daw yung hari nila, kaya ginawa ng bawat tao kung ano ang matuwid sa kanyang sariling paningin. Kayong pang nangyari sa kanila. Kaya hindi sila nagtatanong sa Diyos tungkol sa kanilang buhay. So, mabuhay sila. Alinsunod sa kanilang kagustuhan lang. Ito pang nangyari sa mga panahon ng hukom. Ibig sabihin, tama ba ito o mali yung buhay nila? Tama ba ito o mali? Mali po. Tama po? Tama po ba mali? Mali. Mali. Parang liberto ito. Liberto sa hari. Liberto sa hari. Kaya darating daw yung hari ng mga hari sa panahon natin ngayon. So, papunta na siya. Papunta na. Tapos nasa pintuan na po siya ngayon. Kung pumasok siya talaga, magkaroon sila ng malaking problema dahil sa kanilang liberdo sa hari ng mga hari. Basta, ito po ang background. Background po, background ng panahon ni Ruth. Kaya po, sabi dito, nangyari daw ng verse 1 po, balik po tayo sa verse 1, chapter 1, verse 1 po sa aklat ni Ruth. Nangyari ng mga araw na ang mga hukom ang namumuno, nagkaroon ng takutom sa lupain. Takutom po sa lupain, takutom. Dumating na yung takutom sa lupain na ito. Sampo dumating ang takutom sa? Sampo, sa ibang bansa o bansang Israel? Bansang Israel, bansang Israel. Kaya paminsan, dumating na po yung ganitong pagsubok sa hindi sa labas ng iglesia, kundi sa loob ng ating Kristiyanong pamumuhay. No? Akala ng mga membro, lalong-lalo na yung mga medyo baguhan pa, kung ligtas na ako, lahat naging okay. Naging okay din po, basically, naging okay po kasi yung mga dating bisyo nawala na, yung dating mga yung hindi tamang pamumuhay medyo inaayos. Pero hindi ito ibig sabihin nawala na yung pagsubok. Tama po ba? Darating po ang pagsubok. Sa ilan sa kanila, dumating na yung takutom sa loob ng Israelita, kay ilan sa kanila ay pagsubok, ilan sa kanila ay disiplina. Ilan sa kanila ay kalamidad. Kaya ngayon sa ating mundo dumating na yung mga pagsubok sa ating mundo. So ilan sa kanila ito po ay pagsubok, ilang sa kanila ay ito ay disiplina. Ilang sa kanila ay ito po ay kalamidad. Kaya ngayon, meron pong giyera. Meron pong giyera po doon sa Middle East, sa Ukraine. Ano po ito sa atin? Mga pagsubok po konti. Pagsubok konti. May epekto naman po basta. Gaya ng pinarap po natin, malapit na po ang kanyang pagdating. Kaya next year, naging mas maayos po, naging mas magulo. Next year, naging mas magulo. Yung pang sinabi ko sa iyo, last year. Paano nyo nalaman? Yung pastor. Ayon sa Bible lang yun. Ayon sa Bible lang. Hindi ayon sa ating mga knowledge. Hindi ko alam yun. Kasi ayon sa Bible, next year, naging mas magulo lang. Next year naman po, naging mas magulo. Hindi ko alam anong darating. Malaking lindor ba? May gira ba sa dito sa China tsaka Philippines? Hindi ko alam anong darating. Basta maging mas magulo lang. Maging magulo lang po.
Dumating na yung takutob sa bansang Israel. Ito pang imahe ng yung ating panahon din po. Bakit dumating na yung bansang Israel mismo ang takutob? Ano pang Israel? Sila pang bansang Diyos naman. Pero hindi po sila lahat ay ligtas. Hindi po sila lahat sincero. O ilan sa kanila ay sincero. Yung mga taka sincero laman, ito pa ay pagsubok. Pero yung mga hindi sincero naman, pwede itong naging disiplina. Yung mga iba naman, ito kalamidad sa kanila. Kaya po, sa 7 years tribulation, kukunin ng Diyos ng mga ligtas, kaya nawala na po yung pagsubok, disiplina, ano pang natitira, kalamidad na, na kaya naging mas, ano po, sa loob ng 7 years tribulation, darating po yung 7 years tribulation, hahatulan ng Diyos ang buong mundo sa pangitan ng matakutom, lindor, apoy, salot, lahat. Kaya bago po ang ito nangyari, kukunin ng Diyos ang mga ligtas, yung pang rapture. Tama po. Sabi, nagtanong ang isang bakuhan kahapon, Pastor, ligtas naman kami, papasok pa rin kami sa 7 years tribulation? Ay, syempre, hindi po. Hindi pa naintindihan niya yung ano ang kung kailan nangyari sa rapture. Bago ang 7 years tribulation, oh, wala na po tayo dito. Ay, salamat sa Diyos. No? So, ito po ang nangyari. Pero, hindi pa ito po, purong kahatulan, may pagsubok, may disiplina. May ano po. Kaya, chapter 1 naman, wala pa si Ruth. Chapter 1, verse 1 hanggang 5, wala pa si Ruth. Sino po sila? Ang character dito? Isang pamilya. Ano pang lalaki doon sa yung husband, yung tatay? Elimelech. Ano pang ibig sabihin ng Elimelech? God is my king. God is my king. Yung pang ibig sabihin ng Elimelech. Siguro ito po ay galing sa pananampalatay ng kanyang magulang. Kasi yung pangalan niya ay galing sa magulang naman. Sa kanila, God is my king. Tapos yung asawa niya, Naomi. Naomi, ibig sabihin ng Naomi, ano po yun? Kagalakan. Kagalakan sa loob ng Panginoon. Chilion, Malon. Malon naman, mahina daw yung katawan niya. Chilion, mo ganun po. Anang ng Diyos, parang ganun po. Chilion. Kaya po, yung family nila, ito po ay sincerong familia. Sincerong familia. Pero nang dumating ang takutom, umalis na po sila. Umalis na po sila sa Bethlehem, Israel. Kayong tanong po, tama po ba yung ginawa nila o mali? Tama po ba yung ginawa nila o mali? Mali po. Bakit po? Ayon sa pangako ng Diyos, dapat manatili sila sa lupainan, Kanaan. Lupay ng Kanaan. Doon po sa Genesis chapter 12. Genesis chapter 12. Buksan po natin Genesis chapter 12. Verse 5. Isinama ni Abraham si Sarai, ang kanyang asawa, si Lot ay anak ng kanyang kapatid. Ang lahat ng pang-aring kanilang natipon, ang mga taong kanilang nakuha sa Haran, umalis sila upang pumunta sa lupay ng Kanaan, nakarating sila roon. Lupay ng Kanaan.
Ito importante po sa atin dahil ano po, lupay ng Kanaan. Ano po ito? Ito po ang imay ng ating langit o yung ating iglesia. Yung Kristiyanong pamumuhay o langit. Kaya noon sa panahon ni Moses, iniligtas ng bansang Israel mula sa Ehipto sa huling salot sa mga Ehipto. Ito po ay ano po, Passover Day, ano? Sa Passover Day pinapatay ng nila isang gordero ayon sa bilang ng sambahin nila, inilagay nila yung dugo. Yung dugo po. Then, tapos nang dumating na yung anghel, pinapatay nila yung lahat ng mga panganay sa Ehipto maliban sa panganay sa bahay ng bansang Israel. Sila po ay naligtas yung anak nila dahil sa dugo. Ito po ang imay ng dugo ni Kristo. Tama po. Kaya ligtas na po sila mula sa Ehipto. Bakit po? Kasi pinapatay ng Diyos lahat ng panganay sa Ehipto. Kaya pinalayas nila. May takot sila sa bansang Israel. Alis ka na. Sige, yung ayon sa kagustuhan nyo, alis ka na. Kaya pinalayas sila. Then tapos dumadaan sila ng pulang dagat na nahati ng Diyos. Ito pang imay ng baptism. Pulang dagat, resi, pulang dagat. Tapos dumadaan sila sa mga disyerto. Tapos sa bandang huli, pumasok sila sa lupaing Kanaan. Basta ito pang pangako ng Diyos. Dati pa kay Abraham tsaka Isaac, dapat tumitira kayo dito. Kaya kung ligtas na po tayo, dapat saan tayo pupunta? Langit, imperno? Langit po, syempre. Yung pangako ng Diyos. Tama po. Naintindihan po. Kaya nang dumating na si Abraham, pero ano daw po, dahil sa takutom, umalis siya. Pumunta siya sa Ehipto. Bumaba siya sa Ehipto. Yung pang nangyari. Kaya nakaroon sila ng problema. Verse 9. Si Abraham, chapter 12, verse 9. Si Abraham ay patuloy na naglakbay hanggang sa Negev. Nakagutom sa lupain, kaya bumaba si Abraham sa Ehipto upang manirahan doon sapagkat nahigpit ang takutom sa lupain. Mahigpit daw yung takutom. So, kaya yung tanong po namin sa ating sarili, kung ito pang nangyari sa atin, ano po ang gagawin natin? Manatili pa rin tayo sa lupay ng Kanaan o pansamantala na lang doon tayo sa Ehipto kung dumating na yung matinding takutom sa atin? Kaya kailangan natin tanungin para sa ating sarili. Ha? Tama po? Kaya kadalasan, yung decision po namin, saglit lang naman, pansamantala lang naman, temporary lang, doon tayo sa Ehipto. Temporary. Yung pangkaraniwang decision ng mga tao. Pero kung ganito, magkaroon sila ng problema dahil hindi po ito pangako ng mga politiko lang. Ito pa ay pangako ng Diyos. Tama po ba? Dapat natin sundin. Kaya magkaroon siya ng problema. Dumating na yung takutom sa panahon ni Isaac, yung anak ni Isaac, chapter 26. Genesis chapter 26, ano pang nangyari sa kanila? Verse 1, nagkaroon ng takutom sa lupain bukos sa unang takutom na nangyari ng mga araw ni Abraham.
sa mga araw ni Abraham, dumating daw yung takuton pa ulit kay Isaac. First and second. First time, natalo sila. Bigla silang umalis. Second time, yung first Adam, natalo siya. Yung first Adam, natalo. Second Adam, sino po? Si Jesus, hindi siya natalo. Si Isaac, hindi siya natalo. Dumating daw yung takutom. Verse 2, nang nakpakita ang Panginoon kay Isaac, sinabi, huwag kang bumabasa. Saan po? Ehito, manatili ka sa lupang aking sasabihin sa iyo. Manatili ka sa lupang ito. Sasamahan kita. Ikaw ay aking pagpapalain. Kaya po, ano pang nangyari? Dumating na po yung malaking ano po, blessing sa kanila. Hindi siya bumaba sa lupaing Kanaan. Kaya po, pinagpala ng Diyos ay kay Isaac, makaroon siya ng malaking halaga ng ani-anihan sa takutong. Kung iniisip natin, ay kwento lang yata ito, pangbata. Hindi po, ito katotohanan. Totoo po ito. Yung Biblia, totoo po ba? Hindi. Totoo po. Totoo. Bo, hindi natin alam kung paano ito nangyari ng detalyado, pero magkaroon siya ng malaking ano po, pakain, malaking blessing. Dahil sumunod siya sa Panginoon. Ngayon din, nang bumaling na po yung bansang Israel sa panahon natin ngayon, yung lupain nila dati, disyerto. Ngayon naman, ang ganda po yung lupain nila. So, yun pa ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya pinapala ng Diyos si Isaac. Kaya meron pong hindi magandang sumper kay Abraham. Meron din mabuting halimbawa kay Isaac. Kaya alam ni Elimelech tungkol dito, syempre, may Bible naman siya, and then sinserong Kristiyano, sinserong ano po, mananampalataya naman. Kaya dumating na yung takutom. Kagaya ng panahon ni Abraham ay Isaac, dapat ano po ang ginawa niya? Dapat hindi siya umalis, and dapat lumapit siya sa Panginoon ng mas maigi. Kaya dapat sundan nila yung mabuting halimbawa. Sino po? Yung Isaac. Pero sa halip dito, umalis siya. Bumaba siya sa Ehipto. Meron pong isang kanina, si Abraham ay pumunta sa lupaing Kanaan, may kasama po. Isa sa kanila ay anak ng kapatid niya. Sino? Si Lot. Yung pangalan niya medyo mukhang parehas. Ito yung babae, Lot. Siya naman, Lot. You know? Lot naman po, sumama siya sa Abraham sa simula. Pero hindi siya tuloy-tuloy kasama na yung Abraham. Bakit po? Dahil magkaroon siya ng conflict sa loob nila dahil sa mga ari-arian. Kasi pagkatapos, bumalik siya sa lupaing Kanaan mula sa Ehipto, maraming mga kinuha sa Ehipto, kaya yung mga maraming ari-arihan naging hadlangan sa kanilang pamumuhay bilang mananampalataya. Kaya hindi sapat daw yung lugar nila para sa mga hayop nila. Kaya yung mga tanod nila, magkaroon sila ng konting conflict, parang away konti. Kaya si Lot ay umalis. Pupunta sa Sodoma Gomorrah. Sa panahon yun, Sodoma Gomorrah, parang kagaya ng ano po, Genesis chapter 13. Tingnan po natin Genesis chapter 13. Verse 9 hanggang 11. Okay, basahin po natin ng, may screen naman po. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1.
Inilibot ni Lord ang kanyang paningin, natanaw niya ang buong libis ng Jordan na pawang natutubigang mabuti gaya ng halaman ng Panginoon. Gaya ng lupay ng Ehipto sa gawin ng Joar, ito ay bagong winasak ang Panginoon ang Sodom at Gomora. Kaya pinili ni Lord para sa kanya ang buong libis ng Jordan, si Lord ay naklakbay sa silangan, sila ay kapang naghiwalay. Kaya hindi naman ito dahil sa kagutom, kundi dahil sa kayamanan. So kaya po, umalis sila, tapos may conflict sila, silang dalawa. Pero dapat unahin nila ang Panginoon, yung pangako ng Diyos, pero si Abraham ay tuloy-tuloy sa lupang Kanaan. Si Lot naman pumunta sa napaka luxury na yung lungsod, Sodom at Gomora. Gaya ng mga parang yung Metro Cebu din, parang medyo developed na area po, Tama po. Medyo developed na area. Kaya maraming tourista dito, Parang ganun po, pumunta sila doon. Parang walang church doon. Ay, pumunta sila doon. Kaya po, siyempre nakaroon sila ng malaking problema. Dumating naman po yung mga disiplina, pero hindi nila tinanggap yung disiplina ng Diyos. Kaya tuloy-tuloy sila hanggang sa katapusan ng lungsod ng Sodom at Gomora. Kaya po, dapat manatili tayo sa... Ngayon naman, ano po ang sinabi na... Ngayon, meron pong lupa, kailan natin punta sa lupang Kanaan? Ay hindi, ito po ay pangako para sa bansang Israel. Ito pang imahe. Tayo naman po, nasan yung lupang Kanaan? Iglesia. Kung tuloy-tuloy po tayo dito, 1 year, 2 year, 3 year, 5 years, 10 years, 20 years, 30 years. Kung tuloy-tuloy po tayo dito, ano pong nangyari? Narasan po natin yung kapangyarihan ng Diyos, yung blessing of God. Kaya, hindi po ito madaling bagay. Siyempre, takutom, hindi po ito madaling bagay. Para makaroon tayo ng eternal reward, yung magpakailaman, napakahalagang bagay, kailangan natin lampasan yung mga pagsubok na ito. Kung susundin natin ang kanyang kalooban, tutulungan tayo ng Diyos upang lampasan ang pagsubok na ito, gaya ng nangyari kay Isaac. Okay, 19 yan po. 19. Kahit sa takutom, meron palang malaking halaga ng anihanian. Kahit sa kapangyarihan ng Diyos. Sa atin naman, wala naman tayong takutom. Yung pagsubok natin na dinadaan po natin, hindi ganitong seryoso, gaya ng nangyari sa kanila. Basta may pakain naman po, hindi naman masyadong ganito, pero ay pagsubok pa rin. Kung lampasan po natin ang pagsubok na ito ng mabuti, ibig sabihin, kahit sa anumang sitwasyon, kung manatili tayo sa iglesia, kung maglilingkod tayo sa Panginoon, kahit papano, yung malaking biyaya, blessing ay darating po kahit sa mundong ito, pero lalong na doon sa langit. Kaya malapit na po ang kaharian ng Diyos, ay palakasin natin yung ating sarili. Kasi yung gantimpala nyo ay nakihintay sa iyo. Tama po ba? Kaya palakasin natin yung ating sarili ng mas maigi. Kaya sa panahon yon, dumating na yung takutom. Kaya dapat hindi tayo umalis sa... Dapat manatili tayo sa iglesia, tuloy-tuloy, lalong-lalong na sa ating panahon, kasi malapit na po ang kanyang pagdating. Kung yung nangyari sa bansang Israel, parang ito po ang imahe ng ating panahon, takutom. Meron po tayong mga takutom. Tapos sa panahon ni Boaz, mga bandang ganon, meron pong mga giyera sa Israel. Alam niyo pa ba yung Gideon? Gideon po? Gideon. Bible, yung Gideon.
Hindi po ito pangalan ng Piper, yung Gideon, yung pangalan ng isang sundalo sa Israel, yung isang hukom. Sa panahon yon, kaya balik dito po sa kanina, ito genealogy of Jesus. So Jesse, Obed, Boaz, sa panahon dito, sino pang naging hukom? Mga Gideon daw, kasi meron pong mga yan. Sabi dito, Judges chapter 6 verse 1 hanggang says, gumawa ng masama ang mga anak ni Israel sa paningin ng Panginoon. Ibinigay sila ng Panginoon sa kamay ng Midian ng 7 taon. Ang Midian ay nagtagumpay laban sa Israel dahil sa Midian ay gumawa ng mga anak ni Israel ang mga takuan sa buntog, sa mga yungip, sa mga ng mga muog, sapagkat tuwing makahasik ang Israel, ang Midianita, Amalekita, ang mga takasilangan ay umahon, sinasalakay sila. Sila ay makakampo sa tapat nila, kanilang sinisira ang bunga ng lupa. Kaya yung takutom naman po, hindi dahil sa climate change lang sa panahon yon, kundi dahil sa mga giyera din po. Kasi dumating na yung Midian, may konting kita, may konting ani-anian, pero dumating pa rin yung mga Midianita, Amalekita, kinuha pa rin nila ito. Kaya hanggang sa may Gaza. Ngayon, Gaza po, tanyak na lugar, ano? Wala silang iniwang makakain sa Israel. Kaya mula sa panahon yon, mag-away sila, yung Gaza, tsaka ano? Maging tupa, baka, asno, kinukuha nila lahat. Kaya walang silang iniwan makakain sa Israel. Kaya yung takutom, hindi dahil sa climate change lang, kundi dahil sa giyera din po, ito ang nangyari sa panahon yon. Bakit po gumagawa ng masama ang mga anak ni Israel? Eh, hindi halos lahat. Hindi, siyempre, meron pong sincero din. Pero karamihan sa kanila, gumagawa ng masama. Ngayon naman po, meron pong mga salot, mga ano-ano. Dahil sa ano po? Dahil gumagawa sila ng masama. Kaya silang ang kanilang mga kamelyo, hindi mabilang. Kaya kanilang sinisira ang lupa yung sa kanilang pagdating. Kaya verse 6, gayon lupang mahirap ang Israel dahil sa Midian. Ang manang ni Israel ay dumating sa Panginoon. Kaya medyo conflict talaga po yung situation nila. Ito pa ang imay ng ating panahon. So, dati ano po, ipinakita ko sa iyo yung mga nangyari sa Canada. Canada? Anong nangyari sa Canada? Gideon. Kaya nang nagsisi ang bansang Israel, isinugo ng Diyos ang isang hukom, si Gideon. Kaya ito pang nangyari sa Midianita, na yung gaya ng picture na ito, kinuha nila yung mga hindi naman mga bigas, kundi pati yung mga hayop. Kaya po sa pangitan ni Gideon, mga 300 pinili ng Diyos ang 300 ng bansang Israel para hatulan ng buong Midianita. Mga 35,000 plus daw. Pero sinong nanalo? Israel. Ngayon din po, sinong mananalo sa bandang huli? Yung gira sa pagitan ng Hamas tsaka Israel. Israel po ang mananalo. Kaya Israel-Hamas war update. Netanyahu says difficult path lies ahead. Israel expand its ground operation in Gaza. Tuloy-tuloy pa rin daw sila. And meron pong mga tayo sa gira, meron pong mga food crisis, global food crisis. Why the war in Ukraine threatens global food security? Meron pong mga maraming problema dito. Sa Ukraine po, maraming mga magandang mga lupa. Pero dahil sa giyera ngayon, magulo na. In Canada po, Canada, dati ipinakita namin yung forest fire in Canada. Kung inisip natin yung Canada, magandang lugar, ano po? Maraming Pilipino nasa Canada, tama po ba? Meron pong nakita po yung Facebook nila, mga ano, meron pong broadcasting company sa Canada na nagmamanage ang mga Pilipino.
Ganda po yung Canada. Parang paraiso po ito. Pero, kaya, may forest fire, Canada on fire. Bagay ito pang nangyari sa Canada. Ang ganda naman yung lugar nila. Kaya sabi ng iba, inisip nila, ay, bakit ganito? Kung ang Diyos ay talagang buhay, yung ginawa ng Diyos, hindi mabuti. Bakit ganito? So, yung global, yung carbon emission ay tumaas ngayon taon, 2023. Tingnan natin yung graph. Iba na talaga, ano po? Dati, konti lang. Ngayon, dumami na yung carbon emission dahil sa forest fire. Pero, sa totoo lang, ito pang nangyari sa Canada. Same-sex marriage in Canada. Maliban sa Europa, ang Canada ang unang bansa sa buong mundo na gumagawa ng batas para naging legal ang same-sex marriage. 2005, naging lubos na. Thank you, Canada. We just married. Aiko, maging problema. Same-sex marriage in Canada. Ngayon, Canada ang, sa tingin ko, pinakamasamang bansa. Cannabis across Canada. Alam niyo pa ba ano ang cannabis? Cannabis. Marijuana. Sa Korea, ito tinatawag. Marijuana. Drug po ito. Legal po ito. Hindi po ito criminal. May limitation sa halaga ng drug. Yung mga ilang grams daw. Pero kaya nilang dala. Kaya purong may drug daw. Sa kalsada din. Sa kahit saan may drug. Sila po ang pinakaunang bansa na gumagawa ng ganitong batas. Hanggang 2027 na extend na. 2018 pa, simula na. Ngayon sa buong Canada, hindi Philippines. Recreational marijuana legal in Canada, boosting Canadian economy daw. Ano ba ito? Hindi ko maintindihan. Growth of cannabis companies. Kaya ito pa yung naging normal drug daw, normal drug, kung konti lang. Kaya purong bakla, purong lesbian tomboy, tapos mga droga. Kaya ang ganda po ba yung Canada? Ang ganda. Sodoma Gomora na. No? Sodoma Gomora. Hindi naman sa Canada ito ang nangyari ngayon, sa buong mundo, unti-unti. Ito pa ang nangyari. Canada daw, good example daw. Canada is good example daw. Hindi ko maintindihan talaga. Ano? Iba na po yung panahon. Kaya ayaw ko napunta sa Canada ngayon. Mula sa ngayon, ayaw ko napunta. Ay, huwak na. Matakot. Kaya po, ngayon din, ganito po ang sitwasyon. Sa ganitong sitwasyon, dapat, ano po, tingnan natin yung mga magandang yung halimbawa sa Bible, gaya ni Isaac. Then tapos, meron pong hindi magandang halimbawa sa Bible para sa ating lesson. Kaya nang balik po natin yung Lot, balikan po natin si Book of Aklat ni Lot, Chapter 1. Kaya ano pang nangyari po? Verse 4, chapter 1, verse 4. Basta sila nagpunta, ngunit si Elimelech ang asawa ni Naomi, verse 3, ay namatay. Verse 3 po, si Naomi ay naiwang kasama ang kanyang mga dalawang anak. Si Elimelech ay namatay. Kaya ayon sa yung ating kaalaman, sigurado po ito ang disiplina. Kasi ito pa yung nakasulat sa Bible. No?
Kaya nang si Elimelech ay namatay na, dapat isipan nila ito ng mabuti. Ah, ito pa ay hindi kalooban ng Diyos, disiplina ng Diyos. Babalik tayo. Babalik tayo sa lupang Kanaan kahit mahirap. Pero tuloy pa rin sila, tuloy pa rin. Kayong disiplina po, naranasan po ng lahat. Tama po? Very personal na bagay na ito. Hindi ko din alam kung ano-ano sa inyo. Ito, sa pagitan ng bawat Kristiyano at tapos Diyos, kaya personally nalalaman nila, personally. Personally nalalaman. Dapat nalaman nila na ito po ay disiplina, ibig sabihin hindi ito po kalooban ng Diyos. And tapos yung disiplina ng ito ay medyo nakatakot na disiplina kasi kamatayan po ito. Kamatayan, tama po, kamatayan. Hindi mang sakit lang, maano, kamatayan na. Kamatayan. Kaya sabi ng Biblia, disiplina ng Diyos ay ito po ay galing sa yung pag-ibig ng Diyos kanilang anak. Anak, huwag kayong tuloy-tuloy doon sa Moab, balik ka na. Ayaw nilang marinig, kaya may disiplina talaga, palo ng seryoso. Pero kasamang palad, hindi sila bumalik. Tuloy pa rin sila, mga 10 taon na tao po, 10 taon. Verse 4, sila ay nakasawa ng mga babae mula sa Moab. Ang pangalan ng isa ay Orpha, ang ikalawa ay Ruth. Sila ay naniran doon ng may 10 taon. Ang tagal na po sila doon. Kaya pala ganito. Kaya sa bandang huli, dumating na po yung isa pang disiplina. Ano po? Yung anak nila, dalawang anak ay kinuha ng Diyos. Kinuha ng Diyos. Kamatayan pa ulit. Pagkatapos ng 10 taon, ibig sabihin, nakihintay ng Diyos sa kanila na sa loob ng 10 taon. 10 taon, maikaling panahon o mahabang panahon? Maikaling panahon ba o mahabang panahon? 10 taon. Mahaba po, mahaba. Kaya sabi, nagtanong sila sa akin na ilang taon ka na sa Pilipinas? Sabi ko, mga nakasampung taon po, mga nakalabing-dalawang taon po ako sa Pilipinas. Mahaba ang panahon, mahaba ang panahon, 10 taon. Pero ang Diyos ay naghintay sa kanila. Ganito po ang ating Panginoon. Ganito po ang ating Panginoon. Gusto niyang ibigay ng chance sa kanila para sila po ay bumalik. Pero ayaw niyo lang sumama, kaya kinuha pa rin ng Diyos si Malon, sina Malon at si Chilion. Ngayon, meron pong yung pangalan, Orpha tsaka Ruth. Orpha siguro, siya po ang asawa ni Malon, si panganay. Chilion siguro si Ruth. Kaya po, nang dumating ang mga disiplina, nalalaman ninyo, ito pala ang disiplina, tapos dapat isipan natin ito ng mabuti, paano ito ayusin, yung kasalanan kung meron, paano ito iwasan sa hinaharap pa ulit, paano ito inaayos. Kasi yung disiplina, purpose ng disiplina ay pag-ibig. Ibig sabihin, para sa ating kabutihan. Para sa ating kabutihan. Tama po? Para sa ating kabutihan. Para sa ating pakinabang sa langit. Tama po ba? Dahil minamahal tayo ng Diyos. Minamahal ba tayo ng Diyos o hindi? Minamahal tayo ng Diyos. Tama po? Kaya bakit nandito po tayo? Dahil sa mga sino-sino? Hindi dahil sa Diyos. Tama po ba? Nandito po tayo. Dahil naunan po natin ang pag-ibig ng Diyos. Kaya iba naman, o meron pong pagtitipon, church tao,
Pero meron silang church tayo sa mga scholarship, may bigay-bigay, mga ano-ano, mga love gift daw, kaya may bigay-bigay. Tayo naman po, lahat, ating sariling sakripisyo, tama po ba? Kay pagod na pagod, umalis ng umaga, sa Linggo, tapos maglilingkod tayo sa Panginoon, tapos makinig tayo na... Yung iba naman, ngayon, anong ginagawa nila? Sa bahay, sa higaan. Ah, pagod na ako. Nasa higaan naman sila. Tayo naman po, iba po, ano? Tama po? Dahil, naunan po natin kung ano po ang mas mahalaga sa atin. Kaya, ito pang nagiging isang pang-sumper po para sa atin hanggang sa katapusan ng panahon. Dapat manatili tayo sa iglesia. Ngayon nakikita natin yung mga nangyari sa bansang Israel sa panahon yon, yung giyera, takutom, mga sexual immorality. Kaya po nakaroon sila ng asawa pa rin mula sa Moabita. Yun, isa pang seryosong kasalanan. Kaya kung hindi sila nagsisi, kung tuloy-tuloy po sila, parang nakaroon sila ng mas seryosong kasalanan. Kaya ito po ay bawar. Pinakbawar ng Diyos ng mga kasar kasama ng mga hente. Pinakbawar ito. Sa atin naman po, pinakbawal din ng Diyos. Ikalang Korinto, chapter 6, verse 14. Huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya sapagkat anong pagsasama mayroon ang katuwiran ang kasamaan o anong pagsasama mayroon ang liwanag sa kadiliman. Huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya. Kaya natin may tanong ganito, hindi po ito hindi sinabi ng Bible ng direkta tungkol sa marriage. Huwag kayong pakimamatok sa mga hindi mananampalataya. Parang wala pong marriage dito. Pero ito po ay hindi tungkol sa marriage lang, kundi pati sa ating buong buhay. Huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya. Yung marriage naman po, ito pa ay talagang pinaka-importanteng ano po, bagay para sa ating ministry, dahil magkaroon tayo ng pamatok sa mga sa kasama ng partner po. Kaya huwag kayong pakimamatok sa hindi mananampalataya. Ibig sabihin, hindi para sa marriage, siyempre po, tapos sa mga negosyo din. So kung meron po tayong negosyo kasama ng hindi ligtas, parang siya po ay naging partner, paminsan nakaroon tayo ng problema. Kasi iba po ang kaisipan, iba po ang espiritu. Kaya dapat itong iwasan sa panahon yun, pinakbawal ng Diyos na sila po ay mag-asawa sa mga hentil na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Pero makaroon sila ng asawa. Asawa mula sa Moab. Kaya dumating na po yung isa pang matinding disiplina. Kaya ito din po dapat naging mabuting lesson para sa atin, mga kapatiran din po, sa mga kapatiran dito, sana po magkaroon kayo ng family sa loob ng Panginoon Jesus. Ito pa ay pinakamasayang
bagay para sa ating Kristiyanong pamumuhay. Kapang namatay. Verse 5, kapang namatay sina Malon, Chilon. Chilon naman po, ibig sabihin parang ano po, lungkot, o parang lungkot, parang ganun po. Malon, mahina. Namatay na po sila. Kaya, ang babae ay naiwan ng kanyang dalawang anak ang kanyang asawa. Netapos, hanggang dito, ito po ang lesson galing sa pamilya ni Elimelech. Sa susunod naman po, si Lut ay nagiging isang importanteng tao sa kwento na susunod. Kaya nabalitaan daw. Dito po sa verse 6, yung huling pangausap, kung paanong dinalaw ng Panginoon ang kanyang bayan, binigyan sila ng pagkain. Narinig nila yung mga balita, magandang balita. Naging okay daw yung sitwasyon ng Israel. Siguro yung giyera laban sa Midianita ay naging ayos. Tapos naging okay din yung mga ano po, yung klima. Kaya po, nang narinig nila yung balitang ito, si Naomi gusto niyang bumalik. Verse 7, kaya siya ay umalis na sa dakong kanyang kinaroroonan kasama ang kanyang dalawang manugang, sila'y naklakpay pabalik sa lupay ng Juda. Kaya ito pa'y magandang decision ni Naomi, basta kay papano gusto niyang bumalik sa lupain Kanaan. Kaya paminsan nakaroon tayo ng mga ano po, yung pagsubok o tapos mga problema sa ating Kristiyanong pamumuhay. Dahil dito, dumating na yung mga disiplina. Kung dumating na yung disiplina, ano pang dapat nating gawin? Dapat tayo pa'y magsisi. Magsisi. And dapat manatili. Bumalik tayo sa fellowship ng mabuti. Kaya pansamantala, naging malamig ang fellowship kasama ng kapatiran, iglesia. Pero dapat bumalik tayo sa iglesia, bumalik tayo sa fellowship. Tapos syempre hindi po ito madaling decision, dahil ano pang nangyari kay Naomi? Yung dating asawa niya wala na, yung dating dalawang anak niya wala na. Kaya maraming kilala sa Bethlehem. Dati naman yung pamumuhay nila okay, pero dahil sa disiplina ng matindi, magkaroon siya ng malaking problema sa kanyang bahay. Kaya nang bumalik sila sa Bethlehem, anong mangyari? Siguro maraming mga komento, tingnan mo, wala na yung asawa niya si Elimelech, yung dalawang anak din wala na. Pero kahit ganitong sitwasyon, gusto niyang bumalik sa lupain Kanaan, hindi siya tuloy-tuloy sa Moab. Bakit po? Kasi yung puso niya talaga ay bumalik sa Diyos. Kaya si Naomi naman, hindi namatay po. Hindi namatay. Bakit hindi siya namatay? Yung asawa niya namatay, yung anak nila dalawang namatay, pero si Naomi naman, hindi po namatay. Bakit po? Kasi tinitingnan ng Diyos yung puso nila. Alam ng Panginoon yung puso ni Naomi. Nakita ng Diyos, Panginoon, yung puso ni Naomi na nagsisi talaga. Kaya binigyan siya ng chance pa ulit kay Naomi. Hindi tapos, umalik siya talaga sa bansang Israel. So, ganito po. Kung nagsisi tayo talaga sa ating Kristiyanong pamumuhay, patuloy-tuloy yung pagsisisi natin, ito pang pinaka ano po, yung case po ito ay medyo pinaka masamang case
Siyempre, walang ganitong kapatiran sa dito, no po. Tuloy-tuloy naman po tayo sa iglesia. Pero ito pang naging lesson para umiwas tayo sa mga tukso ni Satanas. And, tapos, kahit sa pansamantala, yung ating puso, kung lumalayo sa Diyos, sikapin natin ito, yung ating i-control yung ating puso para lumapi sa Panginoon. Kapaminsan, narinig ko po, balik ka na, brother. Balik ka na, sister. Nahihiya daw kasi maraming absent daw. Nahihiya. Maraming absent. So, yung Kristo ng pamumuhay para sa Panginoon. Tama po ba? Kung manatili tayo sa iglesia, welcome, welcome naman po sa atin naman. Basta, para sa Panginoon, bumalik si Naomi. Yung decision niya ay napaganda. Sa tingin ko po, siguro yung decision para pumunta sila sa Moab, hindi po ito ginawa ni Naomi, kundi ito po ay ginawa ni Elimelech po yata. Kaya po, si Naomi din binabalik ng Diyos. No? Basta tandaan po natin, tinitingnan ng Diyos yung ating puso. Kung bumalik tayo sa Panginoon, tatanggapin tayo ng Diyos kahit anuman, kahit anuang sitwasyon. Tama po ba? Tama po. Bilang ligtas, alam po natin ito dati, napaka-miserable yung makasalanan po tayo, pero tinanggap pa rin tayo ng Diyos sa pamamagitan ng malaking biyaya. Bilang isang ligtas, kahit pansamantala, kahit saglit, kung lumayo tayo sa Panginoon, kung nagsisi tayo, syempre, tatanggapin tayo ng Diyos kaagad. No? Tama po. Kaya po, bumalik siya. Ito, magandang decision. Kaya yung mga decision po, dahil sa takutom, bumunta po sila sa lupain Kanaan, lupain Moab. Kaya takutom, kung inisin natin tungkol sa takutom, paano ito isa buhay? So, katalasan yung mga trabaho po, trabaho. Kailangan po, trabaho. Mga tao sa palibot natin. So, yung pang nangyari kay Lot, dahil sa mga tao sa palibot niya, umalis. Basta pagkain. Sa ating panahon, yung trabaho naman po, kaya kailangan yung trabaho, yung mga kabataan, maghanap sila ng katrabaho. So, ano pang kailangan? Kaya, sa ating panahon, ano pang lesson? Para magkaroon tayo ng trabaho, ano pang dapat isipan natin? Dapat walang konflikt sa Kristo ng pamumuhay. Tama po ba? Walang konflikt sa oras. Ha? Kung estudante, saan po? Bahay. Church, school. Ito lang. Kung ligtas na po tayo, ano po? Bahay, church, trabaho. Ito lang po yon. Tama po ba? Yung trabaho, nang maghanap tayo ng trabaho, lalong-lalo na mga kabataan mo, kahit sinuman, ano pang kailangan isipan tungkol sa yung Kristiyanong pamumuhay? Yung oras po, yung schedule, ito kailangan natin isipan, dapat wala po tayong hadalangan. Tapos, yung mga distansya, magtrabaho ako sa saan daw po? Walang pasok daw po sa Linggo. Pero yung trabaho niya, sa ibang bansa na. Extreme case po yon, extreme case. Ibang bansa naman, ano ba yan? Walang pasok po, Pastor, walang pasok. Ayun ko nun ba? Oy, very good. Pero ibang bansa. ano ba yan? Yung distansya din po ay importante. Distansya. Nang nasa Quezon City Church po ako, yung palaging sinabi natin, tingnan mo. Kaya isang brother doon, maraming beses sinabi naman. Kaya alam niya na. Pero makaroon siya ng trabaho, medyo malayo. Kaya hindi ko na sinabi sa kanya, siya mismo nagsabi kasi alam niya na, Pastor, kasi magkaroon ako ng trabaho, medyo malayo. Ganun po. Pero,
kulang po yung pagtsatsaga ko kasi pagkatapos magkaroon ng trabaho sa malayong lugar, school po yun, school, dumating na daw yung offer ng school ng malapit. Pero may trabaho na dito, ay sayang daw. Sayang daw. Pagkatapos dito, pagkatapos ng ilang araw mo, konting tsaga lang naman, kaya sayang daw. Ay, ganun pala. May best option. Yung ano pa ang pinili natin? Better option and best option. Dapat hanapin natin yung best option. Ano? Best option po. Tama po. Tama po yung mga nanay doon. Narinig niyo po ba ako? Ah, okay po. Best option. No? Yung mga nanay din may trabaho ngayon, gusto niya magtrabaho, bigla silang wala. Bigla silang wala. Yung distansya malapit, dito lang, pero may pasok pa sa Linggo. Walang pasok tao, pero malayo. Kaya may conflict sa schedule, kasi may travel pa, travel. Kaya po, unti-unti kailangan natin baguhin, unti-unti kailangan natin hanapin, na may prayer. Siyempre, bilang tao, paano yon? Pero kung manalangin po tayo sa Panginoon, bibigyan tayo ng Diyos. Meron pong mga kapatiran dati, galing sa Ligao, dati po, nasa Bicol po ako, nang paminsan, nag-sermon ako din sa churches sa Bicol, sa Naga din po, no? Sinabi ko sa kanila, ito ang importante. Walang daw pasok sa Linggo. Pero yung lugar nila ay Manila. Manila. Gusto nila magtrabaho sa Manila. Pastor, may church naman doon. Kaya anong purpose niyo? Trabaho o church? Church po. May church naman sa Naga. Bakit doon po kayo magsimba? Malayo naman. Kaya dati din, nang pumista sa isa pang church sa Bicol, kung sa summer na, wala na sila. Kung summer, wala. Saan kayo sa lahat? Summer. May summer job tao. Saan? Doon sa Manila. Wala na. Wala bang trabaho dito? Meron. Sahot, medyo konti. Baba. Kaya tayo naman po, anak tayo ng Diyos. Tama po ba? Anak tayo ng Diyos. Kung anak tayo ng Diyos, ibig sabihin, siya pang ating ama. Tama po ba? Dapat may respeto tayo sa ating ama. Walang imposible sa kanya. Kasi hindi pangkaraniwang ama ang Diyos. Tama po? Kaya po, yung mensahe po namin, anak tayo ng Diyos. Kung gusto ng Diyos, magtatayo ng Diyos mga malaking kumpanya dito. Hindi na kaya? Kayang-kaya niya, anak tayo ng mga malaking kumpanya dito. Kayang-kaya. Pero ang tinitingnan ng Diyos, yung puso natin, yung pananampalataya natin. Sa ating puso, ating pananampalataya, wala naman yung paniniwala sa kanya, kaya hindi niya ibigay. Hindi niya ibigay. Kaya po, dati sa ibang church, kung ganun, magtrabaho kayo sa Naga, malapit naman, mag-commute na lang, o sa weekend, balik ka na. O kayo sa doon sa malapit, meron naman mga trabaho, kahit konting malayo. Second option, no? Kaya po, yung decision natin, para sa ating pakinabang po yun. Bakit po ganon? Para sa ating sariling pakinabang sa langit. Kaya ano po ang maganda para sa atin? Tapos, humingi kayo ng tulong sa Diyos. Yung ama nyo ay makapangyarihan. Tama po ba? Yung ama nyo ay makapangyarihan ba o hindi? Yung ama nyo makapangyarihan. Hindi ako makapangyarihan. Yung ama nyo ay makapangyarihan. Tama po? Eh, humingi kayo ng tulong sa Diyos. Humingi kayo ng best option. Panginoon, bigyan mo ako ito. Gusto. Gusto kong ganon. Bigyan mo ako, Panginoon. Gusto nyo ba talaga? Oo. May ang tinitingnan ng Diyos yung ating puso. Yung
Ito pang inyong usapan kasama ng inyong ama. Ano po? Tapos si Ruth naman po, hanggang sa verse 5, hindi siya importanteng tao. Mo asawa daw, Moabita, hindi importante yung babaeng ito. Pero biglang nagbago yung kwentong ito dahil sa pananampalataya niya. Anong nangyari kay Ruth? Meron pong dalawang babae, Orpha tsaka Ruth. Pero yung Ruth ay nagiging importanteng tao dahil sa ano po? Dahil meron pong nangyari sa kanya. Ano pang nangyari sa kanya? Nang nakita niya ang family ni Elimelech, yung pananampalataya nila, yung ginawa nila sa harapan ng Diyos, magkaroon siya ng tanong, magkaroon siya ng curious. Kasi sila po ang sumamba sa mga Diyos-Diyosan na nakikita. Pero sila naman po ay sumamba sa hindi nakikitang Diyos. Tapos, yung lahat ng mga sinabi nila ay tinutupad ng Diyos. Ano po? Disiplina. Lalong-lalo na nakita nila yung disiplina ng Diyos, nakaroon siya ng takot sa Diyos. Si Orpha naman, ay ganun yata kasi mainang klase, kaya namatay yata. Pero si Ruth naman, iba po ang approach. Kaya nakita na yung kapangyarihan ng Diyos na hindi nakikita. Ngayon din po, meron pong kagaya ni Ruth, Orpha, meron pong kagaya ni Ruth. Kung meron po tayong Bible seminar, kung may invitation tayo, meron silang mga tanong, meron silang mga bakit ganito yung panahon natin ngayon, ano pong malapit tayo yung katapusan ng mundo, talagang totoo ba ito, meron pong mga ano po. Kaya ngayon, Israel naman, napakatanyak na bansa sa buong mundo, ano? Israel. Meron pong mga tao na hindi nakikilala sa bansang Israel. Alam ng lahat ng tao sa mundong ito kung ano ang Israel. Sila pang pinakatanda ng katapusan ng panahon. Tama po ba? Ngayon to po, medyo naging mas madali po sa ating evangelism. Ano po yung usapan? Israel. Giyera. Giyera. Next year, naging mas magulo. Next year, kaya yung trabaho natin, warning muna. Warning muna po sa kanila, warning. Kung hindi sinabi natin, yon ang ating pagkakamali. Kung sinabi na natin, kung hindi nila tinanggap, yon ang kanilang pagkakamali. Tama po ba? Dapat sabihin muna, kasi may napakagandang tanda. Madali po ito talaga. May ilang Bible verse, ipakita nyo sa kanila, Ezekiel, ano-ano. Dapat naging handa po tayo. Para dito, para naging kasangkapan ng Diyos, dapat linisin natin yung ating sarili muna. Dapat iwasan natin yung mga kasalanan. Dapat baguhin natin yung ating sarili. Siyempre, yung pang requirements. Si Naomi naman, nagpago talaga, nagsisi. Tapos, hindi naman itong madaling decision. Gusto niya nang bumalik. And nagulas sila, si Orpha tsaka Ruth. Nagulas sila, bakit po? Pero alam ni Ruth kung bakit. Kaya gusto niyang sumama daw. So, tinanggihan ni Naomi yung ano po, yung offer nila. Huwag na huwag. Ikaw Moabita, kami po ay Israelita. Wala akong ibang anak. Ikaw naging balo lang. Huwag kayong sumama sa akin. Pero sinabi ni Ruth, gusto niya daw sumama. Kaya po, iba po ang puso ni Ruth. Iba po ang puso ni Ruth. Kaya verse 12 po, chapter 1, verse 12, kayo'y bumalik na, mga anak ko. Magpatuloy kayo sa inyong lakad sapagkat ako'y napakatanda upang makaroon pa ng asawa. Bumalik ka na. Kay verse 14. Okay. Verse 14, kaya
Inilakas nila ang kanilang tinig, muling nakiyakan, hinakan ni Orpa ang kanyang biyenan, ngunit si Ruth yumakap sa kanya. Si Orpa umalis. Si Ruth tuloy-tuloy, kaya sinabi niya, Ruth, tingnan mo ang inyong bilas, bumalik na sa kanyang mga kababayan, sa kanyang mga Diyos. Sumunod ka na sa inyong bilas. Ngunit sinabi ni Ruth, okay, verse 16, basahin po natin ng 16 hanggang 17, basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit sinabi ni Ruth, huwag mo akong pakiusapan kita iwan, talikuran ko ang pagsunod sa iyo. Kung saan ka pupunta, ay doon ako pupunta. Kung saan ko nakatira, ay doon ako naniran. Ang inyong bayan ay magiging aking bayan. Ang inyong Diyos ay aking Diyos. Kung saan ka mamatay, ay doon ako mamamatay. Doon akong ililibing. Gayon nawa ang gawin ng Panginoon sa aking higit pa, kaya nahiwalay ako ng kamatayan sa iyo. Kaya ito po ang pananampalataya. Kaya nakuha niya talaga yung pananampalataya kung sino ba ang talagang Diyos na hindi nakikita. Kaya ito pang tunay na Diyos, hindi katulad ng mga Diyos-Diyosan na sinasamba nila. Kaya tayo din po ay naligtas dahil tumaliko tayo sa mga dating bagay gaya ni Ruth. Kaya ngayon, si Ruth ay talagang naging sakop ng bansang Israel. And nalilingkod siya sa kay Naomi ng mabuti. So walang asawa. Yung Naomi naman, matanda na. Pero dahil sa pananampalataya sa Diyos, masaya pa rin siya dahil nagiging sakop ng bahagi ng bansang Diyos. Kaya yung panghangarin niya, Kaya nakita ng mga Israelita yung kakaibang babaeng ito, tapos si Boaz parang magkaroon siya ng idea tungkol sa yung sinserong babaeng ito. Kaya sa pamamagitan ng plano ng Diyos, sila pa ay naging mag-asawa. Yung mother ni Boaz, alam niyo pa ba kung sino pang mother ni Boaz? Boaz, Salmon. Yung papa ni Boaz ay Salmon. Yung asawa ni Salmon ay Rahab. Taka Jericho. Kanainita. Rahab. Kaya yung mother ni Boaz, hindi Israelita. Taka Jericho. Lunson ng Jericho yung Rahab. Kaya alam ni Boaz kung ano po ang pananampalataya ng kahit sa Gentil. Kasi yung nanay niya hindi Israelita, Kanaanita. Kaya si Boaz, kay Boaz, magkaroon siya ng idea kung ano ang pananampalataya ni Ruth. Kasi yung pananampalataya ni Ruth, pananampalataya ni Rahab, yung nanay, ay parehas pala. Yung pang-imahe ng mga iglesia sa panahon natin ngayon, sa mga Gentil, dinala ng Diyos ang kaligtasan sa Hudyo muna, pero tinanggihan nila ang Panginoon Jesus, ay pinapatay nila si Jesus, ipinakos nila si Jesus, kaya yung magandang balita ay pumunta sa mga Gentil. Okay? Kaya po, yung unang church naman nasa Jerusalem, pero tuloy-tuloy dahil sa evangelism, magkaroon tayo ng churches sa iba't ibang bansa, dito sa Pilipinas, dito sa Cordoba pa, no? Kaya ito pang imay ng iglesia na binubuo ng mga Gentil. Darating ang Panginoon Jesus. Si Boaz, yung pang imay ni Jesus na darating, kukunin ng Diyos, kukunin ng Panginoon Jesus, yung iglesia na naligtas sa mga Gentil. Gaya ni Rahab, gaya ni Ruth. Kaya Ruth, ito pang imay ng iglesia ng lalilingkos sa Panginoon ng mabuti. Si Naomi, ito pang imay ng banal na espiritu sa nakikilos sa loob ng iglesia. Kaya darating po ang Panginoon Jesus, kukunin niya ang kanyang iglesia. Kaya gaya ni Ruth, dapat tuloy-tuloy po tayo sa paglilingkos sa Panginoon. Dapat tuloy-tuloy po tayo sa iglesia
Kung ganun, ano po, magkaroon tayo ng malaking ano po, kaloob mula sa ating husband. Si Jesus, siya pang husband. Yung iglesia, ito pang kanyang asawa. Kaya ikalang Korinto chapter 11, ikalang Korinto po, chapter 11, verse 2 hanggang 3. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ako'y, 3, 2, 1, ako'y nakaramdam sa inyo ng makadiyos na panimbuk ko sapagkat kayo'y itinakta kung mapangasawa ng isang lalaki. Kayo'y mayharap ko kay Kristo bilang isang manilinis na birhen. Ngunit ako'y natatakot ng kung paanong si Eva ay dinaya ng ahas sa pangitan ng kanyang katusuan. Ang inyong mga pag-iisi ay maliligaw mula sa katapatan, kadalisayan kay Kristo. Ngayon din, tinuktukso ni Satanas ang mga iglesia, gagaya ng Eva. Yung unang Eva ay natalo. Yung pangalang Eva, si iglesia, yung iglesia, dapat hindi matalo. Ano pa ang tinutukso ni Satanas? Pagkain. Ha? So, yung paknanasan ng laman, paknanasan ng mata. Ano po? Sexual immorality. Yung mata po, yung mga tukso. Nang dumating na yung mga sodomita, sodomita, ibig sabihin mga lesbian tomboy na umatek sa bahay ni Lord, yung mga dalawang anghel ay gumagawa ng himala. Ano pong himala na ginawa ng anghel sa mga taga Sodoma Gomora? Naging bulak po sila. Naging bulak. Kasi yung mata ang sanhi ng lahat ng kasalanan. Mga magandang babae, mga gwapong lalaki, mga hindi, ano po yun? Lupa daw ito, lupa. Kaya pinakbula ng anghel kaagad. Kaya ngayon din po, yung pang ginawa ni Satanas, yung tukso naman hindi malayo, sa malapit po sa atin, kaya dapat manatili tayo sa iglesia ng mas maigi. Dapat mas maraming fellowship. Tapos, kung malapit na yung katapusan ng mundo, iba na po yung ating situation. Dapat baguhin natin yung ating buhay, yung paraan ng pamumuhay. Kaya ng ano po, mensahe po nung linggo. Unang Korinto, meron po tayong ano, All Together Fellowship, kaya bilisan natin konti. Unang Korinto chapter 15 verse 58, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Kaya mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag, hindi makikilos, na laging sagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Kaya lalong-lalo na malapit ang kanyang pagdating, ano po, yung past ay past. Ngayon, mula sa ngayon po ang importante. No? Tama po. Kaya nyo po bang baguhin yung mga nakaraan? Hindi kaya natin baguhin yung mga nakaraan. Tama po. Mula sa ngayon ang importante. Hindi natin alam, mga ilang taon natitira, magkunti lang nalalabi, konting panahon ng nalalabi. Roma chapter 12, verse 11 hanggang 13. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Huwag maging tama sa pagsisikap, maging maalap sa Espiritu o nagnalingko sa Panginoon. Magalak kayo sa pag-asa, maging matiisin sa kapighatian, matiyaga sa panalangin, magbigay sa mga pangangailangan ng mga banal, magagandang loob sa mga tayuhan. Kay mga tayuhan, ano po ito? Sa panahon yon, dahil sa pag-uusik ng mga tao, yung pag-uusik sa panahon yon, medyo grabe po. Grabe ang pag-uusik nila. Kinukuha nila yung bahay.
parang ganito, dumating na yung barangay tanod. Oh, mula sa ngayon, yung bahay ko, hindi sa inyo, kukunin namin. Dahil sumasampada tayo kay Jesus, yung pang nangyari. Kinukuha pa rin nila yung bahay dahil sa pananampalataya. Grabe po ang pakusik sa panahon yun. Sa mga Roma, grabe po, pinapatay pa rin nila naman eh. Kaya meron pong mga dayuhan talaga. Kasi walang bahay dahil sa pag-uusik. Kaya mag-serve kayo sa kanila. Mga ilang kapatiran lumipas sa ibang bansa kasi pinalayas nila. Wala naman yung bahay, wala naman tirahan. Kung hindi kaya umalis, papatayin daw naman. Umalis sila. Kaya meron pong mga dayuhan sa panahon yun. Kaya po, sila pang isang ano po. Pero kung sumuko sila, sumuko sila sa kanilang pananampalataya, ano pang isang option? Pero kung hindi kayo sumasampalataya kay Jesus, hindi namin kukunin ang inyong bahay. Pero kung tuloy-tuloy ka sa pagsamba sa Jesus, kukunin namin inyong bahay, alis ka na. So kaya po, siyempre hindi pwede natin hindi kaya natin sumuko sa ating pananampalataya dahil natanggap natin yung malaking biyaya ang sa pangitan ng kanyang sakripisyo. Kaya darating po ang Panginoon Jesus, kaya naging mas masipag, naging mas ano po, magkaroon tayong maalap na espiritu. Yung pang imahe ni ayun pa ang nangyari ni kay Ruth. Meron siyang maalap na espiritu, no? Tungo sa Panginoon. Kaya dahil sa kasalanan, sabi ng Bible doon sa Revelation, sa panahon ng Laodicea Church, naging malamig daw yung puso ng tao, puso ng mga mananampalataya. Maligamgam lang daw, maligamgam, lukewarm church. Yung pang epekto ng mga kasalanan sa palibot natin. Kaya sa pamamagitan ng mga ganitong mga mahalagang mensahe, suriin natin yung ating sarili, palakasin po natin yung ating sarili, baguhin natin yung ating sarili para ano po, para naging handa po tayo sa kanyang pagdating, sa kanyang kaharian, yung ating permanenteng tahanan doon sa langit. Nasaan yung bahay nyo? Saan po yung bahay nyo? Ha? Saan po yung bahay nyo? Dati naman, kumpang po. Ngayon, iba na yung sagot. Ha? Nasaan yung bahay nyo? Langit po, yung pang bahay. Wala tayong bahay dito sa mundo. Unang Juan chapter 3, verse 2 hanggang 3. Kaya mga minamahal, ngayon, mga anak tayo ng Diyos. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Mga minamahal, ngayon, mga anak tayo ng Diyos. Hindi pa nahayak kung maging ano tayo. Nalalaman natin ang kung siya ay mahayak, tayo maging katulad niya sapagkat siya ay ating makikita bilang siya. Ang sinumang may ganitong pag-asa sa kanya ay maglinis sa kanyang sarili. Kaya naman niyang malinis. Kaya linisin natin yung ating buhay, baguhin natin yung ating buhay. Tingnan natin kung anong magandang halimbawa, ano pang hindi magandang halimbawa dito sa Bible. Mahalagang information para sa ating buhay, para sa ating sariling pakinabang sa langit. Okay po. Kaya sana yung lahat ng kapatiran dito sa Cebu, naging mayaman ka na sa langit. Okay po. Kaya hanggang dito po tayo. Manalangin po tayo. Mabaging aming dakilang Amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito upang makapakara ng inyong pananasalita. Salamat po sa inyong lahat ng salita dito sa Bible ay mahalaga. Pakitulungan niyo po kami. Bigyan mo kami ng inyong karunungan upang maunawaan kung ano po ang katotohanan at upang sundin ang inyong kalooban. Para sa inyong kaluwatian, para sa aming pakinabang espiritual. Ito po ang ating panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus na nagmamahal sa amin. Amen.